mong true love ko, yan ang totoo. Di ako mahihiyang ipaalam ito. Nang makita ka, kinilig ako. At noon ko natama, libog ng puso ko. Ikaw ang true love ko, maniwala ka na mahal. Alright guys, sa ating pagpatuloy sa napaka-exciting sa buhay ni Dudong kasama si Lorena. At kung bago pa lang ka sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa susunod nating mga video. At kung ikaw ay magandang karanasan sa buhay guys, huwag kayong magdalawang isip sa pagbadala sa atin. Mag-email lang kayo sa atin sa joelerana1004@gmail.com. At 100% bigyan natin ng pansin yan, katulad ni Dudong. Masayang masaya kami sa aming relasyon, Boy Pasiyaw. Palagi kaming magdi-date, dumaan kami sa mga tourist spot, mag-picture-picture, mag-video-video, pero hindi namin pwedeng i-upload kasi tinatago pa namin ang aming relasyon. Sabi ni Ma'am Lorena sa akin, Boy Pasiyaw, maghintay lang muna daw ako sa tamang panahon para ipakilala niya ako sa kanyang mga anak. Sabi ko din sa kanya, Boy Pasiyaw, okay lang ma'am, natatakot din ako na malaman nila baka tutol sila sa ating relasyon. Lumipas ang ilang buwan, Boy Pasiyaw, patuloy pa kaming nagtatago ni Ma'am Lorena sa aming relasyon. Isang umaga, habang naglinis ako ng sasakyan, lumapit si Ma'am Lorena sa akin at nakita niyang pinapawisan ako. Pinunasan ni Ma'am Lorena ang pawis ko at biglang nakita ng bunsong anak niya. At galit na galit, Boy Pasiyaw. Sabi ng anak niya, Mami, inahas na ba kayo ng hampas lupa ng taong ito? Galit na galit ang kanyang anak, Boy Pasiyaw. Pinagtanggol sana ako ni Ma'am Lorena, Boy Pasiyaw. Sabi niya, hindi anak, nagmahalan kami ng Dudong. Pero walang nangyayari, Boy Pasiyaw, kasi hindi nila kami pinakinggan. Nagkagulo na sa oras na yon, Boy Pasiyaw. Lahat ng mga masasakit na salita, kinain ko, Boy Pasiyaw. Sabi ng mga anak niya, Boy Pasiyaw, hindi kanyan mahal, Mami. Mahal niya ang tira natin. Bakit ganun, Boy Pasiyaw? Masama bang magmahal ang isang mahirap sa isang mayaman? Sabi ng anak niya, Boy Pasiyaw, para daw akong pagong na gustong kunin ang bunga ng saging. Para daw akong lintang na gustong sumipsip sa kayamanan nila. Sabi pa ng isang anak niya, Boy Pasiyaw,
para daw ako na naginip ng gising para yumaman. Pero hindi daw nila ako pahindulutan, Boy Pasiaw. Ibagsak daw nila ako sa pinakamataas na bangin para matauhan. Sa panahong yon, Boy Pasiaw, nagkagulo na ang lahat. At hinimatay si Ma'am Lorena. At nakita ko sa mga mata sa mga anak ni Ma'am Lorena, Boy Pasiaw, na ako pa ang may kasalanan sa nangyayari sa kanilang mami. Sabi ko sa kanila, Boy Pasiaw, hindi ngayon oras ng sisihan. Dalhin natin kaagad ang mami niyo sa hospital. Pero hindi nila ako pinapayagan na makapunta sa hospital, Boy Pasiaw. Sabi nila, wala daw akong karapatan sa ina nila. Sila lang daw ang magdala sa hospital ng mami nila, Boy Pasiaw. Sa panahong yung, Boy Pasiaw, wala akong magawa. Hindi ako sumama sa hospital. At umuwi na lang ako sa bahay namin, Boy Pasiaw. Sabi ng mga anak niya, Boy Pasiaw, ikaw hampas lupa, huwag ka nang magpakita sa mami namin ha, kahit kailan. Malungkot akong mag-isa sa aming bahay, Boy Pasiaw. Sabi ko sa sarili ko, bakit nangyari ito sa akin? Bakit? Wala na ba akong karapatang magmahal? So kay Billy, papalitan mo sa isa noon. Mga bandang alas 4, may nag-chat sa akin, Boy Pasiaw. Sabi sa chat, hoy hampas lupa, pumunta ka dito sa hospital. Hinahanap ka ng mami namin. Ang anak pala ni Ma'am Lorena ang nag-chat, Boy Pasiaw. Pumunta ako kaagad, Boy Pasiaw. Pagdating ko doon, sinalubong ako ng anak ni Ma'am Lorena. Sabi nila, huwag mong isipin ha, natanggap ka na namin. Ginawa lang namin ito kasi kailangan ka ng mami namin. At ikaw ang hinahanap niya. Ano kayang gayuma ang ginagamit mo kay mami, no? At ang lahat ng yan, Boy Pasiaw, pinawalang bahala ko na lang. Ang importante, makita ko si Ma'am Lorena. Pagpasok ko sa room ni Ma'am Lorena, Boy Pasiaw, tulog siya. Hinag at hinalikan ko siya, Boy Pasiaw, at biglang nagising. Ang saya ni Ma'am Lorena, Boy Pasiaw. Kinabukasan, lumabas na si Ma'am Lorena sa hospital. Gusto sana ng mga anak nila, hindi na ako pumunta sa bahay nila. Pero wala silang magawa kasi gusto ni Ma'am Lorena, ako pa rin ang mag-drive sa sasakyan. Lumipas ang mga araw, Boy Pasiaw, nandun pa rin ako sa bahay ni Ma'am Lorena. At ang kanyang mga anak, sa panahon na magkasama kami ni Ma'am Lorena, nagpanggap na tanggap nila ako. Para daw sa full recovery ng mami nila. Masaya si Ma'am Lorena na nakita na magkasundo na kami sa anak niya. Pero ang hindi niya alam, kapag wala siya, hoy, hampas lupa, lumayas ka na dito. Medyo gumaling na si Mami. Sa totoo lang, Boy Pasiaw, gusto ko na sanang bumitaw. Pero hindi pumayag si Ma'am Lorena. Ngayon pa daw natanggap na ako ng mga anak niya. Ang hindi niya lang alam, Boy Pasiaw, pakitang tao lang ang lahat.
Isang araw, kinausap ako ng dalawang anak niya, Boy Pasiaw. Bigyan daw nila ako ng 100,000 kusa akong lalayo sa mami nila. Sinampal ko sila, Boy Pasiaw. Sabi ko, hindi ako mukhang pira. Minahal ko ng totoo ang mami ninyo. Pero hindi sila naniniwala. Lumaban sila at nagkasakitan kami, Boy Pasiaw. Naabutan kami ni Ma'am Lorena at nakita ang buong pangyayari. Nakita ni Ma'am Lorena na may mga pira. Sinubukan pa nila akong baliktarin, Boy Pasiaw. Sabi ng mga anak niya, Mami, yung hampas lupa na yan, hiningian kami ng 500,000 kusa daw siyang lalayo sa iyo. Pero Mami, 100 lang ang pira namin. Yun, nagalit, sinaktan kami. Sinampal ni Ma'am Lorena ang dalawa, Boy Pasiaw. Sabi ni Ma'am Lorena, Sorry anak, kilala ko si Dudong at kilala ko din kayo. Napakasinungaling talaga ang mga anak ni Ma'am Lorena, Boy Pasiaw. Sa panahong iyon, Boy Pasiaw, kinausap ko si Ma'am Lorena. Sabi ko sa kanya, nabigyan ko muna kayo ng space ng mga anak mo. Kalimutan lang muna natin ang sa ating dalawa para sa ikatahimik ng lahat. Pumayag naman si Ma'am Lorena, Boy Pasiaw. Pero nakita ko ang sobrang lungkot sa kanyang mga mata. Dumating pa kaya ang panahon na magkaayos si Dodong at ang mga anak ni Lorena? Anong susunod na mangyari sa relasyon ni Dodong at Lorena? Abangan sa susunod na kabanata.